Naka-on na po. Ayan, sa camera is already. Congratulations, Team Men Pau. Congratulations. Hingi lang ako ng quick reaction yun dun sa, ito, yung success nitong, ano nyo, nitong What's Wrong with Secretary Kim. Kasi ang daming magagandang reviews na binibigay ng mga fans nyo, lalo na sa Twitter, sa social media. Quick reaction. Ano lang, very thankful kami sa lahat ng mga positive feedbacks and for giving mga, for raising awareness sa palabas namin na ito na yung episode namin. Tsaka sobrang swerte namin na may mga fans kami ganun dahil hindi biro na mag-edit, mag-post, ibigay yung oras nila habang nagtatrabaho or nag-aaral. Maswerte kami sa kanila and we're very thankful and grateful sa oras, love, time, and effort. Ako rin, very thankful to everyone sa inyo rin. And parang pag successful kasi yung show, parang hindi lang kami yung masaya, pati yung mga taong naghirap at nagtrabaho sa likod nito at pinipilit na pagandahin yung show. Parang parang testamento na, ano, na lahat ng hard work at pagod nila ay worth it at nakikita at napapansin ng mga tao. Tapos ito na yung question ko. Kasi di ba itong what's wrong? Wala pa. Ito kasing adaptation is parang kinater siya para sa mga Filipino audience. Parang di ba adaptation na siya ng Korean series. Paano kayo nag-prepare? Paano niyo prepare yung mga characters niyo dito? Well, sa atin, binabase ko lagi sa script. So, even before that, parang madami akong questions lagi, marami akong tinatanong kung mas gusto nilang gawin to, or pag-uwin to, or kung gusto nilang ganun. Binasi ko lang talaga sa script at sa vision ni Direk Chad. Mas doon ko ginawa dahil late na rin ako. Late na rin ako pumasok. Pero ayun, binasi ko lang talaga sa script at sa vision ng director natin. Ako naman, napanood ko na to kasi nung pandemic. Siyempre lahat tayo into K-dramas nung nasa bahay lang tayo at bawal tayo lumabas. So parang isa to sa mga napanood ko. And then pinanood ko siya ulit nung in-offer sa akin. And then, medyo kinabahan pero yung paghahanda, meron kasi yung notebook, sinusulat ko dun yung emotional journey ng character. And nagtiwala na rin kami kay Direk Chad na 30 times na niyang pinanood to. So pag side by side mo yung original at Korean, parang hindi na siya masyadong nagkakalayo. Kaya sobrang din kami nagpapasalamat kay Direk Chad dahil naalagaan niya kami and then nalabas niya yung hinihingi ng Filipino audience dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Can you give one particular na yung memorable moment na naalala niyo habang nagsishoot nitong series? Ako yung Enchanted, yun yung pinaka ang ganda ng eksena ng yun. Yung parang may tao kong gagawa nito, magpapasara ng buong theme park. So parang nakakatuwa and then favorite ko kasi mag-rides. So parang nilook forward ko talaga. Akala ko maraming beses kayo mag-roller coaster. Isang beses lang pala kasi nihilo na po siya. Ang dami pa nating ikutan na rides na sa kinailangan ng tapusin. Sa akin, siguro yung first day rin. First day kasi namin yung Enchanted, so ang dami pang ina-adjust sa amin, sa characters namin. Ang dami pang questions kay Direk Chad, nag-adjust rin sa technicals. So, tumatatak sa akin pag nakikita mo yung... Ang pinaka-tumatak sa akin na nakikita ko yung effort ng lahat na parang gusto rin nilang gawing parang si PMC yung show, parang gusto rin nilang gawing perfect. Pero meron ba kayong parang winish na sana mas in-explore pa yung ganitong eksena, yung gano'n? Ako, hindi naman. Based sa nabasa ko sa script, mas, kumbaga, may mga in-improve rin na parts at may mga parts na in-adjust talaga for our Philippine audience and in-adapt into our culture. Sa akin, tamang timpla lang siya. Actually,
parang isa, parang smooth sailing lang siya. Mm-hmm. And natutuwa kami na mabasa yung ibang comment na parang hindi na nila kino-compare, parang ini-enjoy na lang nila itong Philippine adaptation. So parang nakakatuwa na makabasa ng mga ganong comments sa social media. And nakaka-proud din na-reach namin yung expectation ng fans ng original adaptation, original What's Wrong with Secret Hiking. And yun dito sa ninyo, sa habang nag-shoot kayo, paano nyo dinevelop yung chemistry nyo as a pair? Kasi di ba nagka-work na rin kayo sa Dinlang? Ano yun, parang sa umpisa ba, comfy na kayo? Or parang dito nagkakabaan ulit kayo? Ganun. Parang medyo nagkabaan because it's a different, sobrang ibang-iba yung characters. So siguro para maging comfy, ayun, kailangan ko lang mag-loosen up. So yung mga tinatago kong jokes, nilabas ko. Labas niya. Parang isa niyo po ba? Ay, sample. Yung post, masyadong bastos yung mga jokes. Hindi yung mushroom. Ay, hindi pala. Madami po siyang libro ng great jokes. Hindi niyo po nilabas sa Rinlang kasi serious actor siya dun. Dito medyo magaan yung vibe niya. Mga panento lang sa akin. Mga gusto na makatanda sa akin. Sample daw. Hindi pwede. Bastos ko siya. Tapos natatawa naman, gina-joke niya sa buong set. So pati yung mga crew natatawa. Kasi pang lalaking joke siya. Tapos next question, kasi natanong na to kanina pero sinagot mo, Kim. Totoo ba na hindi kayo nahihirapan sa kissing scene? Yun sa yung latest ngayon. Grabe naman yung nagsagot ko kanina. At syempre mahirap siya. May nakakahiya syempre kay Paolo. Tsaka may pressure din. Kasi isa to sa mga inaabangang eksena ng sa series talaga. And syempre, ayaw namin i-fail yung mga tao. Mm-hmm. Paano kayo nag-prepare dun? Kasi diba, ayun yung one of the most iconic scenes nung series. Ano yung mga preparation nyo? Diba yung iba kasi parang meron pang workshop na ginagawa sa inyo, paano yung ginawa? Paano yung workshop? O diba yung magaling mga intimacy workshop? Sa amin, very clear naman yung kailangan gawin din. Parang maganda rin dito, may pagbabasehan kami, yung original. And parang pinipili rin din direct chat yung mga scenes na parang hindi pwedeng palitan dahil hahanap-hanapin ng mga tao. So, ayun na, parang sinunod lang namin kung anong gusto niya tapos ginawa na namin para isahan na lang. Ako naman, ito yung second kiss ni BMC and Secretary Kim. So, siyempre may pinanggalingan yun, kaya medyo ako yung leader doon sa ano. Kasi may trauma siya, pag pumibigit siya, parang nakikita niya yung red heels. So, baka lang sabihin ng mga tao, grabe naman si Kim. Pero parang matanggal yung, meron siyang under, nag-explain! Bakit? Hindi ah! Ano siya, meron, pero sa ibang mga eksena, ano na, siya na po yung leader. Abangan niyo na lang po. Parang ikaw pa rin. No, hindi ah, tinigil ko pag 2 times na po ako naging leader. Lima po kasi ito. Sinabi mo ba? Arangin pa. So kapag ano ba, nag-shoot kayo, kailangan ba yung reaction nyo is laging genuine? Or ano ba yung nararamdaman nyo? Nagiging totoo ba yung kiling? Yung ganun. Para sa akin yun yung magic kasi ng pag-arte na pag nasa screen kayo. Parang as much as possible, kailangan nyo talagang kailangan maramdaman ng audience yung gusto niyong ipahiwatig at iparamdam. So kapag hindi mo, kapag nakikita mo sa mga artista na hindi kayo, na hindi sila kinikilig sa isa't isa, nagtatransend rin yun sa viewers. So as much as possible, parang, ayun, tinatanong rin namin yung mga directors namin. Direct, okay ba yan? Kulang? Or may kailangan i-adjust? Parang, ano, parang kulang na pagmamahal. Parang may directions naman lagi. And may mga hinahab, may certain scenes na or feelings or emotions na kailangan maramdaman ng no, mga manonood. Kinikilig naman siya sa akin. Natutuwa din kami kasi mga staff din namin, nakita namin sila ka-smiley. So
Para siguro tama lang siguro yung ginagawa natin. Actually, yun yung basihan namin. Sila yung basihan namin. Kailig yung mga nanonood sa monitor yung mga staff. Kapag nagpipreview sila, tapos nakasmile. Tapos yun na yung ano namin, ah, nakasmile siya. Oh, pasok to. Pasok to sa mga nanonood. Tapos, kahit na alam naman na nila yung mangyayari. So, parang yun nakakatuwa din. Actually, yung buong set namin parang, ano lang, ano kami, parang very into what we are doing. Parang gusto namin maging okay at maganda. Kaya din siguro nag-reflect sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero di ba sa atin, di ba after ng mga shooting, ng taping, uso sa atin yung nagpapagpag. Sa inyo ba, nadadala niyo yung emotion na yun, yung kilig na yun, nadadala niyo ba pag-uwi? Or paano kayo paano ginagawa niyo para makapagpagpag? Pag ganito kasi parang light yung emotions, mm-hmm. eh. Parang unless hindi ka happy sa ginawa ka sa set. Parang, ano siya, parang, ayun, parang umuwi ka lang naman na parang, ay, tapos na yung trabaho, magkano yung trabaho today. Walang mabigat na emosyon na dinadala. Parang, ganun lang, hindi naman siguro kailangan ipagpag. Pagpaganda yung, pag-positive yung feeling. Hindi naman, nahirap bitawan yung ginagawa namin role dito sa Secretary Kim. Unless, horror ka, salibad ka lang. Talaga magpagpag, baka madala mo naman yun. Sana. Yung mga ganyan. Mayroon mga certain characters naman na kailangan na pagpag or parang hindi. Enjoy mo na lang. May kilig ka today. O sige, lilipas din. So, kumusta ang Kim Pao kapag off-cam na? Ano ba? Ganito lang. Ganyan lang siya. Ganito rin. Sobrang energetic ni Kim. Sobrang ganito. Ganyan lang siya. Ano siya? Siya good listener. Ikinig lang siya, tapos natawa lang siya. Okay naman, di ba? Tinatiming lang talaga pag nag-blocking or rehearsal. Yeah. Si Aileen. Siya yung kumukuha ng mga BTS. Oo, tumatiming lang talaga siya sa mga bagay. May last questions na lang ako. Ano yung qualities ng isa't isa yung na-appreciate nyo? First, during sa shooting. Second, kapag off-cam. Qualities ng isa't isa. Sa shooting, parang very vocal naman ako na sinasabi ko gusto ko yung working ethics ni Kim. Madali siyang katrabaho, mabilis siyang mag-pihis, mabilis siyang alam niya yung lines niya. And para sa akin, gusto kasi ng taong hindi na-hassle sa trabaho para nakakapag-concentrate kayo sa kung anong kailangan lang, kung anong kailangan talagang ibigay or gawin sa eksena at sa araw na yun. And off-cam naman, ayun, galante si Kim. Na feeling ko may experience yun kasi binigay niyo na yung mga Twitter handles niya. So, feeling ko may experience niyo na yung pagkagalante nito. Uy, grabe siya! Ako naman, same din sa kanya. Parang sinabi ko na to dati na parang siya yung boy version ko. When it comes to work, and then... Boy version na low-bat. Alam ka naman, boy version na ganito. Siguro sasabog na tayong dalawa. Hindi na nila tayo kakayanin. So parang balance lang. And yun. So, sa work, ano naman siya. Isa sa mga natutunan ko na lang sa kanya is hindi mag-cellphone na mag-cellphone habang nasa set para makapag-concentrate na maayos. Yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Hindi magdadala ng phone pag nasa set na. Para magawa mo talaga na maayos yung trabaho mo. And then, ano, kung sinabi ni Galante po ako, mas po siya. At mas ma-experience niyo po. Yun, dahil hiningi niya po yung Twitter handle. Ay, ayan! Mas po siya. Yung parang, ha? Talaga? Ganyan po siya. Mga unbelievable na mga bagay na ibibigay. Bibigay niyo po. Holland. Oaks, chabe. Oaks. Yan po siya. Siya po yun. Last question na lang. Ano yung... Napapalakpakan po sila. I think naambagan po sila ni Paolo. Nakarelate. Ano yung ano? Ano na lang yung impact na naidulog nyo itong What's Wrong with Secretary King sa professional career nyo at sa personal life? Ako never ako nakagawa ng isang mahabang show na ganito na light and na
ayun lang, parang wala akong masyadong iisipin kung hindi naman ganun ka-light, pero sa mga nagawa ko dati. And nagawa sa professional career ko, bago at least may nakikita ng tao na may mga kaya kong gawin na hindi nila in-expect na kaya. Parang gusto ko talagang, ayoko rin nililimitahan yung sarili ko. Gusto ko nakagawa ko ng mga unexpected na hindi yung expect ng mga tao. Pero bago rin makita nila sa akin. Ako naman, ano ko dito is, sa mga nagtulang ko dito, habang ginagawa is, huwag mo dalhin yung problema mo sa trabaho. Talaga, yun talaga yung number one na nagtulang ko. Dahil hindi naman maintindihan ng maraming tao kung ano yung pinagdaanan mo sa bahay. Pagpunta mo ng trabaho, hindi mo naman ma-explain sa mga crew, utility na, ito kasi nangyayari sa akin, pasensya na. So parang hindi naiintindihan ng marami. So ikaw na lang mag-adjust. Parang dumating ka sa trabaho, kung ano yung dapat mo itrabaho, tapos iwan mo muna yung problema mo sa bahay. Parang ganun. Mas easier yun kaysa problemahin ka ng maraming tao. Uy, lalim! Sino ba yun? Charot na lang. Ala siya! Wala po. May question po siya.